And
Sedan, ada lah. Dan. Okay na. Ayan na. Okay na, may sound na. Kaya, yun pala para sa ating tape recording. Wala hindi nakano. Okay na. Ayan, at dito siyempre sa araw ng Lunes, hindi pwede masira. Kailangan magkaroon ng ano. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo. Dito pa rin sa ating programa, Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, ang paghahatid ng mga balita na naganap kahapon, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Ayan, pasensya na sa ating mga taga-viewers. At kung bakit anuman yung nawawala, eh, hindi natin inaasahan. Ganun talaga. At siyempre, dun sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ha? Ngayong araw ng Lunes, May 17, happy birthday sa lahat po ng ating mga kababayan, kaibigan, at KBSGC na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Siyempre, ganun na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, kahit pa sabihin na natin yan ay a day sari, week sari, month sari, or year sari. Maligayang bati sa lahat na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. At siyempre, batiin ko na rin, siyempre, yung ating masipag na, alam niyo, very attentive po ito eh. Sa pangang nagadal, alam niyo, mahabol ako sa forum, na isinagawa nitong last Saturday, dyan po sa PITF, dyan terminal ng PITF, meron kami kang ginagawang weekly forum. So, sa weekly forum na yan, siyempre, medyo ano, wala akong parking. Nagkataon, motor ang dala ko, at wala akong parking. Aki, ano, ako sa isang security guard na nakilalang si SG Bartur po, yan, ang galing niya. Sabi niya, dito, ito, ninais pa niya yung motor para lang meron ako mapag-parking ng motorsiklo ko, talagang, at napakasipag po ng ating security na yan, lahat ng mga tanong sasagutin. Kahit ba sabihin niyo yung mga tanong eh, tungkol sa mat, ibibigay niya ang sagot niya. Hindi lamang alam niyo, alam naman natin ang mga security guard eh, nagsasagawa ng mga security measures dyan din sa kanila mga post na binabantayan, di po ba? Kaya yun lang ang alam natin trabaho niya, pero hindi po. Magtanong kayo sa kanya at talagang bibigyan kayo ng magandang sagot dito. Ito po si SG Bartul po, dyan po sa PITEC ground. Saludo ako sa iyo, Bartul po, ang galing mo. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagtatanong po sa kanya eh, kahit nasabihin yung mga public service nawawala, sinasagot. At kahit sabihin niya pong doon sa tinatawag na ang tinatanong eh, tungkol doon sa hindi lamang doon sa PITX ha. Siyempre, mga nagtatanong, saan po yung terminal ng gato? Saan po anong gate? Ano po ganyan? Sasagot. Kahit sabi ko sa inyo, tanongin niyo tungkol sa mat, sasagutin niya. Sayan, aralin panlipunan, sasagutin na yan po si security Bartul po. Salute you. At siyempre, tuloy pa rin tayo sa ating mga isinatagawang paghatid ng mga balita. Pero bago ang mga balita, yung mga nagdiriwang kahapon ng kanilang karawan, ha? Belated happy birthday at di sa mga anibersary ng isa kanila yung sinagawa. Belated happy anniversary para walang tampuhan din sa mga diriwang bukas. Magdiriwang bukas ng kanilang karawan. Advance happy birthday sa lahat po. At din sa mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo para bukas, advance happy anniversary po. Ang pagbati na yan, galing pa rin dito sa ating himpilang broad streamcast communicator. Siyempre, at sa agapay ang programang inyong sinusubaybayan, ang programang Ratsada Balita ni Double J. At ngayon po, talaga ano yan, kailangan ihahatid mo talaga yung ano, hindi pwedeng hindi, ano. At siyempre, narito ang lagay ng panahon. Doon sa mga nagtatanong po sa inyong lingkod na ano kaya, Double J naman lagay ng panahon. At narito lagay natin lagay ng panahon, ha. Ang lagay ng panahon, sobrang init, grabe. Pero mayroong update po dyan. Dahil ayon sa pag-asa, 39 degrees hanggang 41 degrees heat index ng sasapitin ng Metro Manila ngayong araw. Oh, init yan. Kaya kahit saan man kayo magpupunta,
Saan man kayo lalakad doon, ano man ang appointment na inyong sasagawa ngayong araw na to, huwag kakalimutan magdala ng tubig. Nasa bote, para sa ganun, di kayo ma-dehydrate. Yan po, ano lang, at saka siyempre, iwas pa rin yan sa heat stroke. Ayan, maraming salamat kay Miss Elisa Bautista, okay na daw. At kay Miss Melda, nag-isaram ng lalawigan ng Batangas, Rosario. Okay na, wala na raw problema. Ayan. At ganun na rin kay partner Romy Caldwaso na hindi siya makakapag-programa ng susunod na oras. Yan po, kita sa ating program. At lalo na kay Miss Angelica Paz. Good afternoon po sa Double J. Wala pa po sound. Okay na. Okay na. Thank you sa inyo lahat. Thank you. At kaya naman, sinasabi ko nga po sa inyo, dadanatin natin, ano, yung sobra init. Ito po. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy ang mataas na heat index sa Metro Manila ngayong araw, bagamat ayon pa rin sa Pag-asa, posible naman daw ang pag-ulan sa hapon o gabi. Okay na yun. Basta yung mga pagdating ng ulan ng hapon o kaya gabi, okay na. Padanasan natin init sa buong maghapon eh, no? Basta wag lang mga hindi pwede. Uy, yan, just me siya mula naman sa New Jersey. Yan. Kita ko yung photo profile na. Hi. Si Miss ano nga pala ang pwede nakalimutan ko, sorry, tao lang. Ay, ipinapalagay na abot sa 39 degrees po hanggang 41 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman ngayon sa Metro Manila. At ang mataas na temperatura na nararamdaman ng katawan o alinsangan ay bunga pa rin ng easterlies o mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Dahil sa easterlies, patuloy na maranasan sa buong Luzon ang mainit at malinsang ang panahon. Subalit, pagdating daw ng hapon at gabi, posible ang pagkakaroon ng pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito ang sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Meno Mendoza. Noong matatanda na nakarang Miyerkules ng Abril 12, na itala ang pinakamataas na heat index na 52 degrees Celsius sa bahagi ng Tagupan City. O tama, nag-52 ron. Nag-54 pa nga. Tapos din na dito sa Metro Manila, banda area ng Pasay ay nag-49. Yun ang grabe init nun. Talaga nakakapaso sa balat. Kaya dun po sa ating mga kababayan ngayon na mga nasa labas ng tahanan o meron mga sikasuhin, huwag mong kakalimutan magdala ng tubig. Importante ang tubig para makaiwas sa heat stroke at saka siyempre sa dehydration. Yan po. Samantala, hindi po mawala sa inyong lingkod ang paghahatid naman ng tinatawag na public service. Narito po, ating public service para po ito sa mga ikangat, mga miyembro ng DSIS, ha? Nagbubukas na muli ang lahat ng sangay kasama ng main office ng GSIS sa Pasay City. Yun po yung pinaka main office nila. Diyan po sa bahagi ng Pasay City. Ito. Turn off dodge. At ayan, simula ngayong araw ito. Dahil sa umiiral ng General Community Quarantine o GCQ sa Metro Manila at sa apat na lalawigan. Yan po yung tawag na flash bubble. Ayan po. At ang lalawigan na yan ay Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan nakasama sa NCR Flash Bubble. Ngunit sa inilabas na biso ng GSIS, ang kanilang on-site operation ay 4 na oras lamang kada araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. At ito'y para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga kawani at kliyente. Yan, siyempre, hindi pa rin maiwasan na hindi ka magsisiguro dahil na ang kalaban natin ay airborne. Ang aplikasyon para sa loan at claims ay sasagawa sa pamagitan ng EG mismo. Yan pong Sismo o GWAPS kiosk o sa mga drop boxes sa kanilang mga opisina. Samantala, ang magsasagawa naman ang pagsasagawa naman ng annual pensional information revalidation o appeal at ito yung mananatiling online. Ayan po ha, sa mga nagtatanong din sa inyo, yan, may kompleto sagot po.
apat na oras na lang operation ng GSIS mula Lunes hanggang Biyernes po. Kaya din sa mga may transaction na medyo tatagal-tagal pa, eh, punta na kayo kasi una-una sasabihin nyo, hindi, sana na pag lumuwag na, ay lumuwag eh, kaya lang biglang magkakaroon na naman ng panibagong easy ko. Di, ayan, naputol na naman sa kayo magsisisi. Alam naman natin, tandaan nyo, lagi na ang pagsisisi, laging nasa huli. Hindi man, hindi kailanman nangyari, ang pagsisisi ay nasa una. Lagi na lang sa huli. Kaya yung nagkasabihan tayo, di mo ba? Daig nga ng maagap ang masipag. Kaya, agapan nyo na. Kahit ano masipag nyo, kung hindi nyo naman inaagapan, useless. Yan po, ha? At yan po ang bahagi ng ating public service. Pero ganun pa man. At meron man tayong public service. May update naman tayo matatawa. Ganyan po. Yan sa mga update naman natin. Narito po ating update. Bago natin hatid ang asad na sabi kong update. Ito muna po ang oras natin sa buong bansa. Ganap na pong alas 12:21 ng tanghali. So yun sa mga kumakain, lalo na yung mga nagla-lunch break. Haba pa ng oras, kain-kain lang. Samantalahin ang lunch break. Yung iba dyan na nasa trabaho pa at may tinatapos eh. Iwanan nyo muna, importanteng kumain. Dahil yan ang mga isa sa mga panlaban na preventive natin dyan sa laban sa kinakaharap nating pandemic na lesson. Kain lang po, kain. Ang trabaho nakakapaghintayan. Ganyan. So, yan pa, haba pa na oras, ha? Alas 12:22 pa lang. Kaya, please, samantalahin ang break time, kumain, hanggat maaari. At narito yung update na binabanggit ng inyong lingkod. Ang update natin, ang ating kandidata na panlaban sa Miss Universe, na si Rabia Mateo. Yun lang. Nakapasok sa top 21. Pero, yun na lang po, nabigo siyang makapasok ng top 20, ng top 10. Wala sa top 21, siyempre, pipiliin lang pa ang top 10. Doon sa top 10, di siya nakapasok, ayan. At yun nga, pero unang nakapasok sa top 21, di siyempre, ang galak natin, hindi po ba? Ibig sabihin nito, wala nang saan-saan bansa na masungkit ang prestisyosong corona ng Miss Universe. At kabilang nga din sa mga top 10 na tinawag nga dito sa ongoing pa yata ngayon eh, nagkinokoronahan na ay ang mga bansang Jamaica, ito po yung mga top 10 ha, Dominican Republic, India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Costa Rica, Mexico at Brazil. Yan po yung mga top 10. So, titignan natin sa Asian country. Ayan, sa Asia, sa dalawa. Isa lang po. Dan sa ASEAN country, isa lang po ang nakapasok dyan. Ang bansang Thailand, maliban dyan. At kabilang pa rin pala ang bansang Australia. Pero yung matatandaan, nung nakarang taon, ang unang kinuruhan niya, ito si kinuruhan niya si Mateo, natubong Iloilo bilang Miss Universe Philippines. At bilang kandidata ng Pilipinas sa isinagawang 69th Miss Universe na ngayon ay ongoing pa. Sabi nga natin sa kabila ng hindi man tayo pinalad ngayon, ika nga, hindi naman pwede lagi na lang Pilipinas. ilang sinot na yan na puro Miss Universe. Ilisipin nyo, ilang bansa sa buong mundo meron. Pero iba ang panglaban ng ating only in the Philippines pag sinabing tagandahan niya, patalinuhan niya. Yan. Andito lang nila makukuha yan sa ating bansa ng Pilipinas. Yeah. Yan sa iba, nagpapalakpakan pa nga. Ayan, nasatuloy po tayo at natapos natin na ibigay nga yung lagay ng panahon ng ating public service. At ngayon naman, ang update. Ayan po ha. So, yun sa mga nagtatanong, nanalo ba si Rabia Mateo? Oo, nakapasok siya sa top 21. Ah, talaga? Wow! Pero nalaglag po siya sa top 10. Kaya lang, okay lang yun. Mananatili pa rin naman na ang gandang, ang king gandang Pilipina na dala-dala pa rin ni Rabia Mateo.
At narito ang ating mga balita. Narito muna po ang paghati sa inyo ng mga ulo ng mga balita. Balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina at hanggang sa mga oras na ito. Ulo ng mga balita, impeachment complaint laban daw kay Supreme Court Justice Leonen kasama na sa agenda sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara o mababang kapulungan ng Kongreso. Kapabayaan, pinuna ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa pagkasayang ng 348 vials ng COVID-19 vaccine dahil sa brownout na naganap nga dyan sa isang lugar sa probinsya. Mamaya po ang tinatawag ng buod ng balita. Samantala, Senator Joel Villanueva pinapagamit ang 19 billion calamity fund para sa nasunog na bahagi ng Philippine General Hospital. O nga naman, hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan kung ano naging dahilan kung pagkakasunog. Maraming sinasabi mga dahilan na hindi mo alam kung alin talaga ang totoo. Pero ang pinakamalinaw dun, nasunog talaga. At proteksyon ng mga local manufacturers na gamot at iba pang medical supplies, pinasisiguro. Yan, mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso. Alam niyo mga kongresista natin eh, pag may nakikita na dapat nakakalabas ang mga kanila, mga boses eh. Pero sana, kung dumating yung punto na pagdating na sa labanan, hindi naman pwede natin gamitin ang boses ng boses eh. Di po ba? Ika nga, ilabas ang tapang ng Pilipino! Samantala, mula pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso, karagdagang bakuna, hiniling ng mga taga-Cagayan de Oro dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases dun sa nasabing lugar. At isa pa rin po sa kasama sa mga ulo ng mga balita, S-Pass, kailangan na para sa mga pasahero ng bus. Ayan, ayon sa LTFRB. Ano kaya ibig sabihin ng S-Pass? Mamaya po, hatid natin ang buod niya para malaman nyo. At sa patuloy na nagaganap dun po sa bansang dahil siya inaatake ng Israel. Ayan, mga Pinoy na inilika sa Gaza Strip, hindi pa makakauwi dahil sa patuloy na kaguluhan. Ayan na po yung sinasabi natin eh. Doon, last week lang po, sinabi ng ating embahador na hindi pa, okay pa, stable pa naman ang lugar, lagay ng mga Pilipino rito eh. Ayun na, tumakbo si araw. Bigla ngayon, eto na, hindi na matuloy maiuwi. Yung repatriation, nakaredy na. Ngayon, hindi na makaalis dahil sa patuloy na kaguluhan. Ayan ang sinasabi natin. Yan po, dapat niya ginagamit ang tinatawag na daig ng maagap ang matipag. Ayan. At yan pong buod ng ating mga balita at ang ulo ng ating mga balita. Siyempre, narito po ang paghatid ng buod ng ating mga balita. Turn off dog. At bago natin hatid ang buod ng ating mga balita, oras sa buong kapuluan, ayan na po, ganap na alas 12:29 ng tanghali. Sa minuto na lang para sa half hours ng kalahating oras ng pananghalian. Ika nga di sa mga lalo na sa mga nagla-lunch break. Haba pa nan, kain lang, magdali. Importante haba kumakain, baso ng tubig, laging nasa harapan ha, para maiwasan ng anumang insidente ng pagkahirin o nabibilaukan o nabibigla. Ayan po. Narito na po ang board ng ating mga balita. Samantala, diniyak ni House Majority Leader Martin Romualdez na kasama na sa order of business ng mababang kapulungan ng Kongreso ang reklamong impeachment laban kay Supreme Court Justice Mabit Leonen. Ayon kay Romualdez,
Makakasama ito sa kanilang agenda sa loob ng unang tatlong araw simula na magbalik ang kanilang sesyon bukas at matapos ang summer break. Ito rin ayon na sa mambabatas ay base sa atas ni House Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi rin ni Romualdez na siyang chairman ng House Committee on Rules na pag-uusapan ng kanyang committee ang referral sa impeachment complaint laban kay Leonel. At yun na matatandaan, last March 25, Speaker Lord Alan J. Velasco transmit the impeachment complaint filed by Mr. Edwin M. Cordevilla and endorsed by Ilocos Sur 2nd District Representative Angelo Marcos Barba to our committee. We will act on and include it in the order of business sa adta ng nasabing mambabata. Bukod dito, prioridad ng Kamara ang pagpatalakay at pagpapasa sa 405.6 billion bayanihan RI bago ang kanilang adjourn at sineda adjournment sa June 4. We need bayanihan RI to help ensure that the economy recovers quickly from the coronavirus disease 19-induced crisis in a strong, sustainable, and resilient manner. Pahayag pa ni Romualdez. At dagdag pa nito, we only have 3 weeks to pass this vital measure that will help our fellow Filipino who are all affected by the pandemic, and we are confident that before we adjourn, we will be able to pass the measure. Ayan na naman po. Bayanihan po yan, ha? Pinag-usapan natin yan. Samantalang ongoing pa ang bayanihan to. Pwede naman nila i-adapt na lang ganun. Wala nang bayanihan rin. At pag-usapan samantalang adapted na lang from bayanihan to. Ano yung kulang? Adapt na lang. Hindi po ba? Papatagal lang. Only in the Philippines. Diba? Tuloy pa rin po ating mga balita. At ito yung samantala kung yung matatandaan, yung isa sa mga bakuna na dahil sa brownout, may posibleng hindi na raw magamit. Kung yung matatandaan yan, nangyari sa bahagi ng Mindanao. Pero gano'n pa man, pinaalala ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang mga dapat maaaring gawin para hindi masayang ang COVID-19 vaccine kapag nawala ang supply ng kuryente sa storage facility. Ginawa ni Secretary Cusi ang pagpapaalala matapos masayang ang 348 vials ng CoronaVac sa makilala North Cotabato dahil sa brownout o blackout. Iginiit ng kalihim na may direktiba na siya sa power distributor na tiyakinan sapat at maasahang supply yung maasahang supply ng kuryente sa COVID-19 vaccine store at healthcare facility. Sa ulat ng Cotabato Electric Cooperative, nawala ang supply ng kuryente sa makilala ng mahigit isang oras at ang vaccine cooling equipment ay inilipat sa outlet na pinapagana ng generator set. Ngunit lumipas pa ang 2 oras nang madiskubre na hindi na gumagana ang cooling equipment na naglalaman naman ng mga bakuna dahil hindi ito naalalang ibalik sa main outlet ng magbalikan supply ng kuryente. Ayan na. Dapat kasi ang mahawak na, nag-operate yan, yung marunong. Hindi yung hindi alam na basta akala nila ganun lang kasimple. Paalala pa ni Secretary Cusi, ang protocol ay dapat ang kuryente ay magmumula sa linya ng National Grid Corporation of the Philippines, kasinood ay sa linya ng power distributor at panghuli ay sa generators ng pasilidad o ng lokal ng pamahalaan. Ayan. Samantalang meron namang mga maintenance, di po ba? Meron namang mga empleyado na maintenance. Bakit hindi sila, baka na lang ina-point na lang yung basta kung saan tapos hindi muna tinik kung kaya ba nito? Ganun, hindi po ba? Yan ang sinasaban natin eh, yan. Ayan ba. Diwala, tuloy pa rin ating mga balita. Sana wag na umaulit din pa sa ilang lalawigan na ganyan pagka nagbabrown out. Kung ano lang maisip, pakaiba pa dyan, lagyan ng yelo eh. Di po ba? Nalaga brown out eh. Eh, kailangan di pwedeng hindi ano, maano yung mga, yung tinatawag na cooling system na din sa mga bakuna na yan. Tanya, ang dami rin yan. 348 vials po. Ay, naku, sayang, sayang. Nasayang ang bakuna. Now, tuloy pa rin po ating mga balita. Ang hirap talaga ng pagkamainit, ano? Yung mo, aircon na pero hindi... Parang tinalo. Grabe yung init talaga ngayon, ng panahon ngayon. Grabe po. Anyway,
sa ating mga followers, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga masugid na mga tapa natin dito sa ating programa Ratsyada Balita. Welcome po kayo na magbigay na inyong mga komento o opinion kaugnay dito sa ating mga inihahatid na balita at impormasyon para po sa kabatiran ng ating sambayanang Pilipino, maging nasaan dito sa ating bansa at maging nasa labas ng ating bansa. Samantala, mula naman sa mataas na kapulungan ng Kongreso, in short, Senado po. Ito ang sinabi ni Senator Joel Villanueva, ha? Hinikayat ng senador na gamitin ang hindi nagamit na 19.0 billion calamity fund sa 2020 at 2021 budget para sa ponduhan ang pagsasaayos ng nasunog na bahagi ng Philippine General Hospital. Kinakailangan na ilikas ang mga sanggol na nasa incubators at mga pasyente na naka-intubate dahil sa nasabing sunog. That is the only way to describe the plight of COVID-19 patient ending up as a fire victim. Kaya po, mahalaga masimula ng pag-refer sa budget dahil libu-libong kababayan natin ang umaasa sa kanilang kalinga at aruga, sabi pa ng senador. Paalala pa ng senador, hindi lamang ang mga pasyente ng PGH ang naapektuhan kundi maging may sakit na dadalhin sa ospital dahil sa pagkabawas ng kapasidad. O, lalo pa yung mga tinatamaan ng COVID, mga matigas ang ulo kaya tinatamaan ng COVID. Anya, maaaring magamit ang unused calamity fund para naman mapabilis ang pagsasayos ng PGH, gayon din para sa expansion ng nasabing ospital. Nabatid na sa 25.14 billion calamity fund ng gobyerno ngayon taon, 2.9 billion pa lamang ang nagagamit. Meron palang pondo, kaya gamitin na po yan kung kinakailangan. At ora sa buong bansa, umabot na po sa alas 12:36, lampas na ng kalahati oras ka, mahaba pa rin po yan. Yan tinatawag na 14 minuto. Haba pa po yan. Hindi 14. Ano po yan? 24 minuto pa. Kaya ibig sabihin, mahaba pa po yan. Kaya pwede pa pong magpa-easy-easy sa pagkain habang nakatunghay at nakasubaybay dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Sabi ni Miss Elisa Bautista Javier, kain po tayo. Siyan! Sabi ni Miss Elisa Bautista Javier, kain daw po tayo. Kain daw. Ayan. Thank you. Makita ko kayong busog. Busog na inyong lingkod. Huwag na akong alakin. Salamat. Basta yung unang subo para kay Double J. Tuloy pa rin po ating paghatid ng mga balita. Ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na to na mga pawang mga balita. Samantala, nais makatiyak ni Nueva Ecija Representative Rosana Vergara na mabibigyan ng proteksyon ng mga local manufacturers ng bakuna, gamot at iba pang medical supplies sa bansa sa oras na maisabatas ang Health Procurement and Stockpiling Act. Oo nga. Kasi may nangyari yan sa DOH, di po ba? Isang damakmak na inorder ng mga gamot na hindi naman nagamit. Tapos banda huli ipinamimigay. Yeah. Siguro ang sinasabi niya, basta makapag-liquidate lang ang isang ahensya. Masabi lang na may pinaggamitan ng pondo para lang ano, pero ang laki ng cut, di po ba? Only in the Philippines, ang sistema ng form of corruption, red tape po, ibig sabihin. At git nito ng Kongresista sa Department of Health, kasi doon na pagpa-aproba sa appropriation of provision na ang panukala matapos na makapasa ito. At makapasa ito sa Committee on Health noong nakaraang taon. Hiling ng Kongresista na i-prioridad ang domestic market ng bansa at tiyaking mapoprotektahan laban ng mga imported na gamot at mga medical supplies at mga local manufacturers. Isa sa tinukoy na kinakatawaan ay ang kompetensya sa paggitan ng imported at locally made na personal protective equipment o PPEs kung saan mas pinipili ang imported na PPE dahil mura. Nais din ni Vergara na kapag naging batas ang panukala ay malinaw na unahin konsidera ang Philippine-made medicine at medical supplies kahit pa mas may kamahalan ito kumpara sa imported na gawa. Sa ilalim ng Health Procurement and Stockpiling Act ay tinitiyak nito ang sapat na supply at access sa critical drugs, mga gamot at bakuna, aparato at kagamitan sa oras ng public health emergency. Tanya na.
bigyan lang natin ng konti segue ito, mga kaibigan, ha, mga kababayan. Mismo, sa kanilang press release, sinabi na po na bibigyan ng proteksyon ang mga lokal ng mga manufacturers po. Di ba ba? Pero, sabi nga, bakit daw mas pinipili ang imported? Kasi, mas mura. O, kaya yung pinipili. Ayun naman pala eh. May dahilan naman pala eh. Bakit hindi natin sabayan? Di po ba? Parang sa ganun, kung gusto mong bigyan ng prioridad ng produkto natin na ika nga, locally made, only in the Philippines, ibigay mo yung tamang presyo na kaya ng ating mamamayan, na hindi yung pipiliin na lang yung, sige yun na lang, order na lang tayo ng sabot, mas mura pa eh. O, di ba? Alam naman natin na mga kapwa natin Pilipino na ang importante kung paano makakatipid, paano makakakuha ng discount, paano makakabawas sa kanilang gagastusin at bibilin. Ngayon, sakaling naipasa yan, ha, yan po yung Health Procurement and Stockpiling Act. Magandang benepisyo, titignan natin, okay, para sa mga local industry. Ang problema, hindi kaya magiging dahilan niya na para mas bibigyan ng nakalakasaad sa sinasabi na nga nitong si Representative Rosana Vergara ng Nueva Ecija na according dun sa isasagawa na yung ipapasa na yan, pag naipasa na yan, yung batas na yan, lalabas na mas bibigyan dapat ng priority yan. Okay. Talaga nyo, masusunod. Pwede mangyari yan, ibaba ang presyo. Kung mas mura sa abroad, mas mura sa imported, bakit hindi nila sabayan? Kung talagang gusto nila magkaroon ng tinatawag na proteksyon sa locally manufacturing, di ba? O, kahit man sino yun, sino naman tanongin nyo na mas gusto nila bumili na mas mura? Ang tanong, sasabihin nila, guaranteed naman kasi ito dahil gawang Pilipino. Oo, sige, ando na tayo. Bakit? Hindi rin ba guaranteed yun? Na yung iba nga, mas binibili pa yung imported kasi, uy, imported yan eh, ano yan eh. Wag lang nangyari sa, ay, yoko niyan, China yan eh. Ganon, wag lang yung ganon. Pero, tinan niyo po ha, mind you, mga kaibigan ha. Pag sinabi nga, oh, sige, locally. Kaya kita mo mura. Ayan. Mura kasi, ibig sabihin, mas kumpara sa imported, mahal. Pero dito, lalabas, mas mahal. Katulad na lang itong PPE na to na ginagamit ng ating mga health worker. Bakit mas kinukuha yung ano, yung kompetensya, mas kinukuha yung imported kasi sa locally? Kasi nga, sabi, dahil mas mura daw yung imported kaysa sa locally. O, kaya kita nyo na. Kaya gustong bigyan ng protection. Napakasimple lang yan. Kung talagang gusto mong para sa Pilipino, para sa sambayanan, para sa mamamayan, ibaba mo presyo. Hindi masyado naman malaki ito. Tataka ka ba ang pinili imported? Di analogi ka lalo. Wala ka ng benta eh. Pwede ka naman sumabay. Eh, nakasimple yan. Para maiwasan ang contradiction dito sa batas na ipapasa na to, piging lang po sa ating mababang kapulungan ng Kongreso. Medyo tignan po yung magiging contradiction dito. Dahil lumalabas po rito na sinasabi na nga ni Kongresista, Representative Rosana Vergara, na mas binipili raw ang mga imported dahil sa mas mura. Yung lalo na sa PPE na ginagamit ng ating mga health worker. Dahil sa locally made, mahal. Kita nyo na. Kung alin pa yun nandito ka sa bansa mo na alam mo, dapat. Sana po coordinate sa lahat ng ating mga local manufacturers na tinatawag na bibigyan ng proteksyon para dito sa isa batas na Health Procurement and Stockpiling Act. Siguraduhin po na mapapakinabangan ng mamamayan. Kung mapapakinabangan lang yan ng mga manufacturer, para lang po sa sarili nila interest yan, lumalabas ganon. At yung kong tanongin kay Representative Rosana Vergara na magkano? Hindi ganon ha, hindi ko po tinatanong ha. Naging word of mouth lang yan yung ganon. Magkano? Nagtatanong lang po inyong lingkod. At tuloy po ating mga balita. Samantala, umapilas, diyan pa rin po sa bababang kapulungan ng Kongreso, umapilas si Deputy Speaker Rufus Rodriguez sa IATF.
na agad magpadala. Ibig sabihin po ng IATF Interagency Task Force. Yan, para po yan yung mga agency task force po natin na lumalaban sa mga patuloy ng task force na nakikipag-relate sa laban pa rin sa COVID yan. Na agad magpadala ng mas maraming bakuna sa Cagayan de Oro City dahil sa pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 doon. Ang agarang apila ni Rodriguez na kinatawa na rin sa ikalawang distrito ng lungsod ay laman ng hiwalay na sulat kina Health Secretary Francisco Duque III at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Binanggit ng kongresista ang ulat ng Octa Research Group na ang CDO ay area of concern dahil sa 75% na pagtaas ng infeksyon. Naniniwala si Rodriguez na kayang dagdagan ng national government ang allocation na bakuna sa kanilang lugar dahil marami namang dumating na Sinovac at AstraZeneca vaccine nung nakaraang weekend. At base sa data ng DOH, mahigit 100 ang bagong COVID cases na nadagdag sa Cagayan de Oro kahapon na merong kabuang 1,065 cases. Wow, ang dami nun. Sana, naging moral lesson naman yan sa iba pang karatig lalawigan na kung bakit, di ba, ganun ang sagot, bakit? Anong dahilan? Yan. Anyway, siguro, ang sasabihin ang magiging logic lang po ng ating magiging isipan ng ating mga tao. Yung simple logic lang na eh kasi kasi naman nakakarating yung virus niyan eh. Totoo. Tama po yun. Totoo. Pero dapat pwede naman natin ma-prevent eh kung sinusunod lang ng tama ang tinatawag na health protocol. Bakit po? Bakit sa ilang lalawigan? Sabihin na lang natin sa lalawigan ng Batangas, San Juan, COVID-free. Rosario, COVID-free. O, di po ba? Ang lalaki rin naman ang mga area na yan. O. Sasabihin naman nila. Hindi, bakit? Ang laki-laki kaya ng Batangas. Kaya nga po, ang laki. Pero hindi yan nagnabuong na implication ng ganun, ha? Kasi maingat na rin yung mga kapitbahay ng mga iba-ibang lugar sa Batangas. Sabihin natin, may baryo, may kasi siyempre, yan naman po ang dalas ang mga natin sa nasabi nga na eh. May mga ibang siyudad sa laki ng Batangas, province ng Batangas, in every area of Batangas, may mga city na po dyan. Tulad ng Lipa City, Batangas City, marami pa po. And the rest, San Juan City. And the rest naman po, yung mga tinatawag na maliliit na lugar na nakakasakop. Yan. Halimbawa nga, katulad ng Santo Tomas, nasasakop lang siya ng tinatawag na Santo Tomas, hindi pa po siyudad dyan. Yan, siyudad na rin po, pero may mga, katulad na lang sa bahagi ng Cuenca, Batangas, mga Litagtag, yan. Sakop lang siya ng Batangas na nakakasakop po dyan. Kumbaga, parang ano na yan eh, bayan-bayan na yan eh, ganyan po, yan. Bakit naman may mga free zone sila na mga COVID-free? Di po ba? Wag na magpatumpik-tumpik ang ating mga kababayan na doblehin ang pag-iingat. Wala naman, mawawala. Yan lang naman ang pinakamagandang paglaban natin para sa ating mga kababayan, para sa patuloy na paglaban natin sa Hilatuan, dyan sa mga COVID na ganyan. Yan po importante. Kaya po, kung meron man kayong gustong ibigay na advice para sa ating ilang mga kababayan sa ganitong pangyayari, welcome po para sa ganun na ipararating natin sa ating mga kababayan, ating mga dito sa bansang Pilipinas, kung ano yung mga nararapat. Katulad po naman nandyan kayo na nakasubaybay, na meron kayong gustong suggestion, ibigay na suggestion, welcome po. At buong puso pong tatanggapin na inyong lingkod dyan para iparating sa ating mga mamamayan. Yan, maraming salamat ha. At tuloy pa rin natin balita. Ito po ang panibago. Kung kailan naging GCQ eh, no? Biglang nagkaroon po ng ganito. Hindi tungkol sa S-Pass. Kailangan na para sa mga pasahero ng bus. Ayan, ha? Ano yung S-Pass? Ito po. Inatasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng mga inter-regional at inter-provincial public utility vehicles na gumamit ng Safe, Swift, and Passage o S-Pass Travel Management System.
sa inalabas na memorandum circular na pirmado ni LTF Alvin Soman Martin Delgria na dapat ang lahat ng mga pasahero ay dapat mag-re-pro sa S-Pass system bago makabili ng kanilang ticket sa bus. Hindi kaya parang abala pa sa mga pasahero to, di po ba? Pero ganun pa man, kung ito'y makakabuti para sa lahat ng mga ating mga pasahero, sige, you may go ahead. Yan po. Dapat ipakita ng pasahero ang pahaba na sila ay nakapagparehistro na bago sila ipayaga makasakay sa bus. Bukod pa dito, ay meron ng mga travel coordination permit o ang travel pass-through permit na inilabas ng local government sa lugar kung saan ito patungo. Ayun pala. Para lang pala maging at least sabihin na natin may konting abala para sa bawat pasahero. Pero kung yan dagdag na abala, kailangan niyong harapin at tanggapin. Kaya kung bawa kayo alis, agahan niyo na lang kung hindi pa kayo nakarehistro. Yan. At ulitin ko lang po, ito raw po yung tinatawag na ESPA na para daw na gumamit daw ng Safe Trip and Passage o ESPA Travel Management System. Ayan. At yan daw po ay dapat magparehistro lahat ng mga pasahero sa ESPA system bago makabili ng kanilang ticket sa bus. At dapat din daw ipakita ng pasahero ang prueba na sila'y nakapagparehistro na bago sila ay payagan makasakay sa bus. O medyo ano yun po. Pero ganun pa man, kailangan talaga. Kung yan, makakabuti para sa bawat isa, lalo na sa ating mga pasahero. Sige po, go ahead. At sabi ni Johnny Gomez, ay, Lodi ko to. Happy Monday, Idol JJ. Likewise, ikaw ang Lodi. Ang Lodi ng mga Lodi. Kumusta ang bakasyon? Kumusta ang yung bakasyon na medyo mahaba-haba, ha? At mabuhay ka, Lodi. Baka hindi ka pa naglalang. Sige, lunch pa. Haba pa ng oras. Oh. Meron pa tayo nalalabi ng 9 minutes para po sa ating paghatid ng ating mga balita at ang patuloy na pagantabay ng inyong mga komento o tinatawag na opinion kaugnay sa ating mga inihatid na informasyon at mga balita dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Anyway, Idol Johnny Gomez. Yan, si Double. Yan po ang ano natin eh. Ang Lodi natin yan eh. Tawagin ko po yan. Si Double Lodi. At lunch break ha. At ang lunch, huwag ka na, don't skip your meal. Yan ang importante. Salute. Thank you. At ito po, kung yung matatandaan, last week nung binabanggit po natin to, dahil din sa patuloy nga na nangyari na kagalu-kaguluhan sa laban ng Israel at dyan po sa bahagi ng lugar ng Iran? O, Iran yata. Tama? Tama ba yan? Yan po. At yung mga Pilipino natin nakababayad doon, sinabi nga ng embahada ro na still safe and still in the good area, kaya wala dapat alalahanin. Pero ngayon, eto na ang problema. Samantalang nagsasagawa na dapat ng repatriation noon, kahit pa ba hindi pa lumalala, dapat inililikas na. Ika nga, ulitin ko lang sinasabi ko, daig ng maagap ang masipag. O, eto na po. Inilikas na. Ha? Inilikas na mga Pilipino na nasa Gaza Strip dahil sa patuloy na pag-atake ng bansang Israel. Sinabi ng Overseas Worker Welfare Administration, Administrator Hans Leo Kakdak, na karamihan sa mga nilikas ay mula sa Gaza, kalapit na siyudad ng Ashkelon at Ashdod. At dagdag pa nito na hindi pa agad na makakabalik sa Pilipinas sa mga inilikas ng mga Pilipino dahil sa patuloy yung pagpapaulan ng mga Israel ng missile. Yun ang sinasabi natin eh. Noon, hindi pa masyado nalala. Dapat pinayagan na makapag-repatriate sila. Sa kasalukuyan ay humingi muna sila ng tulong sa mga ligtas na lugar. Ayan, meron na anya na silang lugar na nakita na paglalagyan ng mga inilikas ng mga Pilipino. Labis na pasasalamat din ngayon ng OWA na walang mga Pilipino ang nadadamay sa patuloy na pag-atake ng mga Israel at mga militanteng grupong Hamas. Ayan. Ayan po ang sinasabi natin eh. Sabi nga natin, kaya kung ano yung nag-apa na yan. Sabi ang dineclare, wala daw dapat alalahanin. Sabi ng embahada ro ng embahada natin sa nasabing bansa. Sa kaguluhan nangyayari ay okay daw, stable daw ating mga kababayan Pilipino. Ngayon, dahil tuloy-tuloy, naghahanap ngayon ng nakakuha ng mga pagtataguan. Samantala kung nung oras na yon, binigyan na ng
ayuda na, sige na. Hindi na natin hintayin lumalapa. Ngayon, ayan na. Saka magkukumahog. Ayun na po. At yan po ang ating kabuuan ng mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kanina, hanggang sa mga sandaling ito, mula kahapon, kagabi, kanina, at hanggang sa mga oras na ito. Ayan po. At lahat ng ating abot ng mga balita. At meron na po tayo na lalabing 6 na minuto. Kaya siyempre, bago po tayo abuti na nasabi 6 na minuto na yan, muli lang po tayo magpapasalamat. Mula kay Lodi Johnny Gomez, sabi niya Happy Monday, Idol JJ, at kay Lisa Bautista Javier, kain po tayo, sabi niya. At kay Miss Melda Nagisaram, ng lalawigan ng Batangas ng Rosario, sa kanilang nasabi niya, bayan ng Rosario. Wala rin siya marinig ng sound, pero may okay na. Ayan, ganun din kay Miss Lisa Bautista Javier, wala raw sound. At parang interesado sila sa boses ko eh, no? Ayan. At sabi niya, hello Sir Javier, good day po. No power sa programa niyo, God bless. Yan, unang pagbati ni Miss Melda Nagisaram. At ganun din kay Angelica Paz. Maraming salamat sa inyo lahat na mga sumubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At syempre, bago tayo magtapos, ay muli lang nating bigyan ng ilang segue. Ito po ang mga sinasabi ang proteksyon ng local na manufacturer na gamot at iba pang medical supplies na pinatitiyak. Ayan po. Alam nyo, sa kanila na nanggaling. Tama naman yung kahilingan ni Nueva Ecija Representative Rosana Vergara na mabigyan ng proteksyon ng mga local manufacturer ng bakuna, na gamot at iba pa ang mga medical supply dito sa ating bansa. Dahil oras na maisa pa, maipasa at maisa batas ang Health Procurement and Stockpiling Act. So, ibig sabihin, mas bibigyan na importansya yan pag may batas na sinusunod. Ang problema, sila na rin na nagsabi kung bakit mas pinipili yung imported dahil mura daw. Mas mura daw ang imported kesa sa local. Lalo na po yung PPE na sinasabi na ginagamit. Yan po yung PPE na sinusuot ng mga ating mga health workers. Yan. Yan po yung personal protective equipment. Mas ginugusto rin yung imported. Yan. Kumpitain. Yan yung sinasabi ng kinatawa ng representative ng Nueva Ecija na si Vergara, si Ms. Vergara na. Mas binibigyan daw na importansya yung imported kesa sa locally dahil nga din sa dahil mas mura. Yun ang ano natin kung halimbawa ganun nga mangyayari. So, ibig sabihin wala na naman ang interesant tao na paano to? Mas gusto namin magtipid eh. Diba? Alam naman natin ang tao eh. Pero binanggit na dito sa mismong sila na nagsabi na mas binibigyan daw ng importansa. Yan. Lahat din na ikinukonsidera ng Philippine ang mga kumpara sa mga imported na gawa. Dahil mas mura. Na. Ngayon, yung sa medical supplies, hindi nabibigyan ng kasi may kamahalan. Ayun ang pala eh. You know, ibig sabihin kaya pala gagawin yung batas eh. Para sa protection nila nga ng interest ng mga manufacturer. Na kahit mahal eh. Yan kailangan na bili mo. Yan ang required ng batas. Hindi imported. Ako man kaya ito. Bakit ko bibili yan? Mahal-mahal. Makakabili pa ako ng dalawa rin eh. Samtalang dito sa gawa sa atin, isa lang. Simple. Sana iniisip po yan. Bago maipasa o maisabatas ang nasabing proteksyon sa mga local manufacturer ng mga gamot at iba pang medical supply sa bansa. Diyan sa sinusulong na Health Procurement and Stockpiling Act. Pakibigyan lang po ng pansin na sana yung mga nanggagaling sa ibang bansa eh mas mura tapos pagdating dito sa local sa atin mahal. Di po ba? Wow! Tapos eh, samantalang nasa bansang natin, parang lumalabas na may pagka-dominante po yata. Na ibig sabihin na bigyan ng ikonsidera yung locally made. Kahit may kamahalan,
Dahil may kakumpetensya eh. Ang kompetensya mula sa labas ng bansa eh. Eh bakit naman hindi naman hindi naman i-absorb ng mga mamamayan yan? Eh kung mas doon sila makakamura. Ano yan? Diba ba? Pakilinaw lang po yan! Pakilinaw lang! At yan pong sinasabi na yan ay sinasagaw ang batas na yan. Ika nga, mas nakita na sila kanila na nananggaling ang rason na mas bibigyan ng importansya dahil mas mahal daw ang locally made kumpara sa imported dahil sa kompetensya. Nakita nyo na. Samantalang kung gusto mong bigyan ng importansya, mamamayan mo, baba mo yung presyo para sa kabutihan ng sambayanan ng mamamayan. Ganun lang yun. Ay nako. At siyempre, wala na po tayo oras. Magbabalik po uli ang inyong lingkod, ha? Dahil wala po si Romy Caltoas ang susunod na programa. At magkakaroon lang po tayo ng intermission for the meantime. Babalik po agad ang inyong lingkod. At nang sa ganun ika nga eh, may pagpatuloy natin ang oras na nalalabi dun sa programa ni Romy Caltoas na programang The Beach Watcher. Yan po. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay dito po sa ating programang Tatsada Balita ni Double J. Magbabalik po tayo. Saglit lang po mawala niyo ang lingkod. Pero laging iniiwan niyo ang lingkod ang katagang God is always on our side. Wala po siya sa harapan natin, lalo wala siya sa likuran natin. Nasa tabi po natin lagi yan. Kaya nga, nandiyan lang yan eh. Ating Panginoon nakasubaybay sa atin eh. Pero wag natin laging iaasa sa kanya yung anumang problema kinakaharap natin. Kung kaya naman natin solusyonan eh, bakit kailangan natin iasa pa sa ating Panginoon, di ba? Yan lang naman yun. Pero kung talagang feeling mong hopeless ka na, wala ka na magagawa, tumawag ka. Alam niya naman yan eh. Hindi naman niya mag-aan ang Panginoon ng tuturuan kang maging tamad eh. Magsabi ka lang. Yan. Tabalik po agad ang inyong lingkod. At syempre, medyo dadaan lang tayo sa extra ng ating tinatawag na normal po na ng ginagawa natin. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.